Ito po ang aking i-change oil. Ang aking tricycle na panghanap buhay. So, guys, ito po ang ating mga nakailanganin. Ang langis. Mapansin niyo po dalawa siya. Kasi po, ang pawasarin para ko ay isa't kalahati po ang isinasaling langis. Ito po ang filter, yung oil filter niya. At 8mm po na tools. At 17mm na ratchet. At siyempre po ang ating pangsala ng ating langis. So, umpisa na po natin. So, ang pagbukas niya po is papunta po sa kaliwa. Okay. Ito, tanggalan natin ang kanyang takip sa ilalim, yung screw. So, ang pag ating kung change oil is, ang pag-change oil po is yung pagka na-dry na pong langis niya, medyo patagalin po natin mga 20 minutes o 30 minutes para yung langis po niya is, yung mga natitinong langis po sa loob is buwaba po para walang maiwan na dati, para malinis na malinis talaga ang loob ng ating makina. Saka ang pagpapalit po nito is every 2 months eh, kasi ang magandang klase po itong langis na Petron, kasi po siya hindi mo ramdam ang init ng makina itong ano pong ito, itong Petron na Enduro, maganda po siya. Ito po ang aking ginagamit. Maganda po siya. 15x40. Yung ibang langis po kasi pag andaw ng makina, mga ilang minutes pa lang is mainit na. Pero siya hindi. Hindi siya nag-iinit. Magandang klase po ito. Kaya Petron, baka naman.
Tanggalin lang po natin ang dalawang tornilyo dito. May kita po natin, okay na, tanggal na po ang sa oil filter. Gamit pa tayo ng conch screw, flat screw para makuha natin ang data. Ito na po siya. Kumuha po ako ng malinis na basahan at linisin lang po natin yung loob, yung natitirang langis, para totally malinis po siya. Ito po, meron po siyang spring sa loob. So, siya po ang kumakalang doon sa oil filter natin. Yan, malinis naman po siya. So, pamaya naman po, ang step 3 natin is ito. Bubuksan ito, then dito po natin isasalin ng bagong langis. Then ito po, linisin lang po natin. Pasaan para malinis siya. Mapapansin niyo po, meron siyang gasket. Meron po siyang gasket, dalawa. At para hindi po magkaroon ng singaw at may tendensyang lumabas ang ating langis pagka ano. So dapat dahan-dahan lang po siyang pagbalik para hindi po masira ang ating gasket. So guys, ito po yung ano, yung lagayan ng oil filter. So mapapansin niyo po, meron siya ritong sa center niya, meron po yan ditong bilog. So dito niyo po ilalagay ang spring para magiging silid po siyang stopper doon sa ating oil filter. Ayan po, mapapansin niyo, nilagay ko na. So isasalpak na po natin ang ating bagong oil filter. So ito na po ang ating bagong oil filter. Makikita niyo po butas sa butas. Ito po, butas. At ito po, so, sasalpakan po natin dito. Yun.
Okay na po siya. Okay, kakabit na po natin. Yan, okay na po. Lahat po pantay siya para parehas ang lapat. Balik na po natin. So mamaya ito na po. Pagkabalik ng takip sa ilalim ng yung takip po sa lang sa drain ng langis. Ito naman po, step 3 para sa pagsali ng ating langis. So okay na po siya, guys. Babalik na po natin ang tubig sa kanyang drain. Wala na po natuloy. Nakita niyo po yung linisin lang po natin. Yan, okay na po. Linis na po siya. So, ayun po ang tunilyo. So, ibabalik na po natin. So, ang ano po, papunta naman po ng kanan, ang tamang paghigpit. Ayan, okay na po siya. So, ngayon po, bubuksan natin tong kanyang salinan ng langis. Kailangan po natin ng imbudo. Ito. Para. So ang langis po na to ay isa't kalahati po. Malaki po kasi makina ng ating Kawasaki Barako.
So, check po natin ang level ng langis. So, yun po. Okay na po siya. Nasa level po. Okay na po. So, saran po natin. Yan. Papa-underin ko po siya.